Welcome po dito sa Ron Motor Repair mga sir. Balito po ang aming ginagawa ngayon, Honda Beat Fi. Bali ang problema nito mga sir, ano siya, maingay sa panggilid. So ayan pala yung bearing niya dito ng spindle. Lakas ng alog. Bali ang una kasi naming diagnose sa kanya yung bearing ng torque drive kasi ganun, parang ganun yung tunog. Ayan siya . So ayan yung tunog niya. So ngayon, mas malakas yan pag tumatakbo. Talagang ano siya, kakaiba talaga yung tunog niya. So need po natin baklasin itong ano, drain ng gear oil para mapatulog muna natin yung kanyang oil. Tingnan natin baka napasok ng tubig. Pero malinis naman siya. Ibig sabihin, yung bearing talaga ang nasa linasok. Pangkarniwan po kasi para nasisira yung mga bearing, napapasok ng tubig yung ano, yung gear oil natin. So yung lakas ng alok niya. So tatanggalin po natin yung tambucho. Bali, tinagilid na lang namin para madukot natin yung tornilyo niya dito sa ilalim. Tambucho at saka po yung gulong. Para matanggal natin yung mga gearings niya. O para mabuksan natin yung gearings. Yan po yung mga kailangan natin tanggalin. So yan, okay na, matatanggal natin itong kanyang tambucho. Next naman natin yung gulong niya. Bali, kailangan nyo dito ng 24mm na socket. Ano mo na? Kaya yung dalawagan mo. So kailangan nyo po muna tanggalin yung ano, brake cable para matanggal nyo yung gulong. Kasi nakakapit pa po yung ano niyan eh. Yung brake shoe. Kinuha ko lang yung ano ni Kerby dyan, sa barangay. Certificate na medical. Yeah, 4 slide nito. Alin? Tatlo lang yata. So next naman natin itong brake shoe, tatanggalin na rin natin siya. Itong dose na yan. Ito muna, cover ng ano. Alin? Okay. Okay. Yes, very good. So next na po natin yung mga 10mm na bolt niya. Paikot lang po yan, lahat na yan. Tatanggalin po natin lahat para mabukan na po natin itong gearings niya. So ayan, lumabas ka agad siya. So madali lang naman po siyang buksan. Ang mahirap lang yung magkabit ng mga bearing. Bata pa eh. So pag natanggal na po lahat ng bolt niya, ito na siya. So ayan na po yung mga gearings niya.
So okay naman yung mga gear niya. Possible lang talaga yung bearing na to. Itong isa. Yung shafting ng ano, torque drive. Ayan, talagang maalog siya mga sir. Yes, very maalog. So, tinanggal lang natin yung lock niya para matanggal na natin itong bearing na to. So, dito sa kabila, nilagay ko muna yung kanyang ano, nut. Para di mabusal-sal yung dulo ng ehe. O itong axle. So, ayan, tanggal na siya. So ito po ang ating papalitan, yung bearing na ito. Stop na yung gila. Bali mayroon pa siyang ano, snap ring o yung self-clip na lock. So kailangan muna natin siyang matanggal para matubot din natin yung bearing. Kasi naka-press yung bearing dito. Medyo mahirap lang kung matanggal. Kasi ano siya, dikit na dikit yung snap ring dun sa bearing. So ayan, umangat na rin siya. So kailangan nyo talaga ng circuit remover para matanggal ito. So okay na. So bali ganyan pong gagawin ko. Tapos papakupukan ko lang siya. Kailangan nakatukod para may pwersa. Bukas yung pagkakapres. So kung wala po kayong lakas na loob na gawin yung ganito, pwede nyo naman po siyang ipamasin siya para ipress po siya. So ito po yung ating papalitan. So kailangan po linisan muna. Bali, gasolina na lang po yung pinanguhugas namin. Linisan muna natin siya para pag-assemble natin, malinis na malinis siya. Thank you.
Ating bearing, Koyo yung brand niya. So yung size niya 6204. Meron din mga nabibili nito na original talaga sa kasa. Pero pwede rin po isa auto supply, may kasukat naman po siya. Hindi naman siya special bearing. So tatanggalin lang po natin itong rubber seal niya. Okay, sige. Para malubricate ito ng gear oil. So madali lang naman siyang tanggalin. So ito na. So ganun din po. Ipe-press ulit natin ito. Sasalang lang ulit natin dito sa ano, puka namin. Yan, medyo matigas po kasi siyang ano, ikabit. So ingat lang po kayo para hindi matamaan yung gear. Pero pwede nyo rin po siyang pa-machine shop nga kung sa tingin nyo hindi nyo kayang ikabit ng ganito. So okay na po. Babalikan lang ulit natin yung circlip lock niya. Oh, yan. Shoot na, okay na. Sa pagbabalik naman po, ganun rin, kailangan rin natin tumpukpukan. So yung bearing po ang tutukahin nyo. Mas maganda yung gagamitin yung pang tuka, yung kasyang kasya, kasi medyo pikado dun sa crankcase. So yan, paikot lang po yung pukpok, dahan-dahan lang naman, hindi naman kailangan malakas yung palo nyo. Kailangan lang paikot para sigurado pantay yung pagpasok niya. So ayan po, pumasok na siya. Okay na. Check na lang natin kung maalog pa siya. So ayan mga sir, wala na yung alog niya. Stable na ulit siya. So next naman natin, babalik ulit natin yung lock niya syempre. So bali yung dalawang 10mm lang naman yung tornilyo niya. Maganda po pala lagyan nyo ng langis din yung mga bearing para may oil na kaagad sya. Bali nilagyan ko na po yan, di ko na lang ipakita dito sa video. So ganun din po, pati yung mga gear nilalagay natin, mas maganda kung lagyan na rin natin siya ng oil bago natin siya isalpak. Para kumbaga may pabao na siya, kasi pag nilagyan natin ng gear oil yan, hindi naman siya kagad-agad aabutin ng gear oil.
So ito para may pabaon lang siya. So okay na, next na natin tong kanyang ano, cover. So ayan po, ang bilis niya lang ikabit. So lagay na lang po natin lahat ng kanyang mga ano, bolt. Hindi po magkakaparehas ng haba yung mga bolt niya. So mas maganda ay sukat yung muna isa-isa. So ayan, swabe na yung ikot niya. Wala na rin yung maingay. So 100 ml lang po yung ilalagay nating oil. So ito pala, sigurado nyo lang po mababalik ngayon sa dating pwesto yung hose na ito. Bali, ang purpose po ng hose na ito, siya po yung breather hose nitong sa gear natin. Pag po kasi din nyo ito na ibalik ng maayos, pwede po siyang daanan ng tubig. Yun po yung hose, kaya minsan pinapasok ng tubig yung ano, yung sa gear natin. So ayan po, kabitan natin itong kanyang gulong. Okay. So ito po, okay na yung adar niya. Wala na po yung tunog kanina. Okay.
So ito na po siya, nabuo na namin. Bali, titestingin po po muna ang panda rin itong nakabukas. So yan na po ang andar niya, okay na po siya. So hanggang dito na lang po ang aking video. Maraming salamat.